Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Air 21. Sagot ko, padala mo! Diyos marahay na aga Luzon, maayong adlaw Visayas, mapia kapipita Mindanao. Kamusta po ang inyong bakasyon? Ako para sa mga estudyante at empleyado, mahaba-haba talaga ang naging pahinga ninyo this holiday break. Kaya naman sana ay nakapag-ipon kayo ng sapat na energy na magagamit nyo sa pagharap sa isang panibagong taon. Ano man ang naka-line up ninyong mga gawain ngayong first working day of the year, importante na maging handa kayo sa magiging lagay ng ating panahon. Huwag po kayo mag-alala dahil kami na ang bahala dyan. Live mula sa PAGASA Weather and Flood Forecasting Center, ito po ang Panahon TV na mula Lunes hanggang Linggo, naghahatid sa inyo ng kumpleto at komprehensibong ulat panahon. Ako po ang muli ninyong makakasama at maghahatid ng mga dapat ninyong malaman sa lagay ng panahon ngayong Tuesday morning, January 3 at 2017. Ako po si Desiree Jonio. Unang araw nga sa trabaho, unang araw sa paaralan ngayong taon, kaya naman salubungin ng isang panibagong umaga. Ang ating pong sunrise, yan po ay magaganap pagsapit ng 6:22 a.m. habang si Haring Araw naman ay lulubog, yan po ay 39 na minuto makalipas ang alas 5 mamayang hapon. At sa punto pong ito, para bigyan nga tayo ng latest sa ating ulat panahon, makakapanayan po natin ng live. Wala pong iba kundi si PAGASA Weather Forecaster Obet Badrina. Good morning po, Sir Obet. Ito po, bigyan daan na kaagad natin ang tanong mula sa isa sa mga Panahon TV followers na si Manuel Paharilio. Pinatatanong niya po ngayon daw pong Enero o unang buwan ng 2017, ilang bagyo daw po ba yung inaasahan natin? May chance po ba na magkaroon ng bagyo o sama ng panahon kapag ganitong bahagi ng taon? Magandang umaga, Desiree. Ganyan din sa lahat ng mga tagapanood natin. No, para sa tanong ni Manuel, tama ka, posible pa rin na magkaroon tayo ng hanggang isang bagyo sa buwan ng Enero. At kadalasan, kapag Enero, dumadaan yung bagyo sa may bahagi naman ng Kabisayaan. Ganoon yung normal na track ng ating mga bagyo dahil nga umiiral pa rin ang Northeast Monsoon o Hanging Amihan. Kaya asahan mo, posible mayroon pa rin tayong hanggang isang bagyong haasahan sa buwan ng Enero. Ayan, Manuel, at pati na rin sa ating mga kababayan, ayon nga dito kay PAGASA Weather Forecaster Badrina, mayroon pa rin tayong inaasahang isang bagyo na maaaring mabuo o pumasok dito sa Philippine Area of Responsibility kapag Enero. Kaya naman dapat po natin paghandaan yan at manatiling nakatutok sa mga updates ng PAGASA at Panahon TV. Sa ating po mga taga-subaybay, pwedeng-pwede rin kayo mag-send ng inyong mga questions sa social media accounts ng ating programa. Ito naman po, Sir Obet, napansin ko po na lumalamig na yung panahon, particularly na dito kapag umaga sa Metro Manila. Ito po ba ay epekto nitong amihan at kailan po ba natin inaasahan yung peak ng nasabing weather system? Oh, Desiree, sigurado ako hindi na ikaw yung nakakapansin kundi maraming mga kababayan natin ang nakakapansin nga na lumalamig pa rin o malamig pa rin yung mga gabi natin. So patuloy pa rin umiiral itong Hanging Amihan, partikular mapansin natin sa bahagi nga ng Luzon at Kabisayaan. At normally, ay nararamdaman natin yung peak itong Hanging Amihan ngayong mga bandang Enero. Kaya nga, hanggang Pebrero, patuloy pa rin tayong makararanas ng malalamig na mga araw hanggang gabi dahil pa rin sa pag-iral ng Hanging Amihan hanggang sa bumalik ulit sa transition pagdating naman ng bandang Marso. Ito naman po, Sir Obet, para nga po sa mga magbabalik at trabaho at pati na rin na eskwelahan o kaya naman ngayong araw, ano po ba yung kanilang dapat asahang weather condition batay sa 5 a.m. weather forecast ng PAGASA? Dahil sa pag-iral pa rin ng Northeast Monsoon o Hanging Amihan, particular na dito sa bahagi naman ng Luzon at Visayas, patuloy pa rin makararanas ng maulap na kalangitan na may mga mahinang mga pag-ulan ang mga bahagi naman ng Cagayan Valley, gayon din sa may Bicol Region at sa may Eastern Central Visayas. Kasama rin dyan yung mga lalawigan ng Aurora at Quezon. Samantala, bagamat nalusaw na nga itong low pressure area sa bahagi naman ng katimugang bahagi ng Mindanao, may mga kaulapan pa rin tayo na namamataan. Kaya dahil doon ay magiging maulap pa rin ang kalangitan dito sa bahagi ng Mindanao na may mga mahina hanggang sa katamtamang mga pag-ulan na may mga pagkidlat, pagkulog.
Para naman dito sa mga magbabalik sa Kamaynilaan para sa kanilang trabaho at eskwela, para sa inyong mga kababayan, ay makararanas pa rin ang maaliwalas na panahon na may mga pulupulong mahinang pag-ulan na maaring maranasan. Ganun din yung mararanasan sa iba pang bahagi ng ating bansa. Ayan, para nga sa ating mga kababayan, ngayong back to work and back to school Tuesday, huwag pong kalilimutan ang pagdadala ng payong asaan man ang inyong mga lakad. Panangga po yan sa nabanggit na chance ng mga pag-ulan. Dalhin nyo na rin yung inyong mga jacket dahil nga lumalakas na itong ating hanging amihan. Natutok lamang sa mga updates kaugnay niyan sa mga susunod na araw. Ito po, Sir Obet, panghuling katanungan na lamang po, mayroon po tayong nakataas na gale warning sa ngayon. Oh, Desiree, no, may nakataas pa rin tayo na gale warning, particular na nga sa mga hilagang baybayin ng Hilagang Luzon, sa hilagang baybayin ng Hilagang Luzon, gayon din sa mga silangang baybayin ng Luzon at Visayas. So, sakop niyan yung mga lugar ng Kalayan, Babuyan, gayon din sa may bahagi naman ng Cagayan at sa hilagang baybayin ng Ilocos Norte. Makakaranas din ng malalakas sa mga pag-ihip ng hangin na may mga malalakas sa pag-alon sa Isabela, silangang baybayin ng Cagayan, gayon din dito sa Aurora, Camarines Provinces, Catanduanes, at gayon din sa silangang baybayin ng Albay, ng Sorsogon, at sa Quezon kasama ang Polillo Island, at sa mga silangang baybayin ng Samar at ng Leyte. So sa mga lugar na ito, patuloy nating inaasahan ang malakas na pag-alon ng karagatan, kaya pinapayuhan natin yung ating mga kababayan, lalo na yung maliliit sa Sakayang Pandagat, yung mga maliliit na bangka, na umiwas munang pumalaot upang makaiwas din sa mga sakuna na dulot ng malalakas na pag-alon ng karagatan. At nakapanayan po natin ng live, wala pong iba kundi si Pag-asa Weather Forecaster Obet Badrina. Maraming salamat po, Sir Obet, sa mga impormasyon at mga kaalaman at mga paalala na inyong ibinahagi sa amin ngayong umaga. Simula pa lamang po yan, magbabalik pa ang Panahon TV. Get timely and reliable Philippine weather information anytime, anywhere through the Panahon TV mobile app, a multifunctional mobile app that brings you weather updates sourced directly from Pag-asa. The app provides a complete 3-day weather forecast at your location. It also allows you to ask or share the weather to the community. It has auto alerts for thunderstorm advisory, rainfall warning, and storm signals over your area. Download for free today, available at Google Play Store and iOS.